Project Kath. Hello everyone! I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang 6 trigonometric ratios. Yan. So meron tayo ditong right triangle. At kung makikita ninyo, may symbol tayo ng theta dito. So ito muna yung pagbasihan natin ng ating 6 trigonometric ratios. Ngayon, ang opposite side po ng ating angle theta ay itong side na ito. So, tatawagin natin yan na opposite side. Ang adjacent side naman ay yung makikita natin dito. Adjacent side. Ngayon, kung mapapansin mo, ito yung right angle natin. Ang right angle, kung ano yung katapat niya, yan po, yung opposite side sa ating right angle, yan naman yung tinatawad natin na hypotenuse. Okay? Kung dyan nakapwesto ang ating angle theta, ito po yung ating hypotenuse, opposite side, and adjacent side. Ngayon, paano kung hindi naman dyan nakapwesto ang ating theta? Paano kung nandito naman pala? So, ito naman yung ating magiging opposite side. Opposite. Tapos, dito naman pupunta yung ating adjacent side. Yan. Pero kung mapapansin nyo, yung hypotenuse, hindi natin ililipat ng pwesto. Kasi yung right angle natin, hindi naman siya gumalaw. Nandun pa rin siya. Okay? So, dapat familiar tayo sa mga yan para mabigay natin yung mga 6 trigonometric ratios. Ayan. So, ito yung mga dapat nating saulado o tandaan sa 6 trigonometric ratios. Ang sine of theta ay katumbas ng opposite over hypotenuse. Ngayon, ang cosine of theta naman ay adjacent over hypotenuse. Tangent of theta, opposite over adjacent. Actually, parang ang dami nating tatandaan. Tama po ba? Pero may shortcut po tayong gagamitin dyan. Ano yun? So, katowa cho sha kau. Okay, so sine of theta is equal to opposite over hypotenuse. Sine of theta is equal to opposite over hypotenuse. Yun yung shortcut natin para sa sine. Pag cosine naman, so cosine of theta is equal to adjacent over hypotenuse. Kaya meron tayong ka dito. Tangent is equal to opposite over adjacent. So, TOA. Tangent, opposite, adjacent. Next po tayo. Cosecant of theta is equal to hypotenuse over opposite. So, cosecant is equal to hypotenuse over opposite. Secant of theta is equal to hypotenuse over adjacent. So, secant, hypotenuse, adjacent. Next po, so cotangent of theta, AO na ang kasunod natin. So cotangent of theta is equal to adjacent or adjacent. Let us have an example. So umpisahan natin sa sine of angle R. Yan. So kung itong angle R natin, ang ating opposite side ay ito po. Opposite, ang ating adjacent ay ito, 5. Ang ating hypotenuse ay yung opposite ng ating right angle. So, hindi nagbabago yan. Okay, so let us start. So, ang shortcut natin para sa sine ay so. So, opposite over hypotenuse. Opposite is 12, hypotenuse is 13. Next, cosine of R is equal to so ka. Ka na tayo ngayon. So, this is now adjacent over hypotenuse. Okay, so adjacent natin ay 5 over ang ating hypotenuse ay 13. Next po, para naman sa tangent of R, we have opposite over adjacent. Okay, so ang ating opposite ay 12. Ang ating adjacent ay 5. Next, cho na tayo. So, this is cosecant of R is equal to hypotenuse over, gitan lang natin para makita. Yan. Hypotenuse over opposite.
So, ang ating hypotenuse ay 13. Ang ating opposite ay 12. Para naman sa second of R, meron tayong siya. So, hypotenuse over adjacent, no? So, yung siya natin, hypotenuse natin, 13. Adjacent is 5. Next po, cotangent of R. So, katowa, chosha, kau. Kau na tayo. This is adjacent over opposite. So, ang adjacent natin ay 5 over ang opposite natin ay 12. Yan ay para sa angle R po. Okay? So, try nating inspect, observe yung mga nakuha nating values. 12 over 13, kung mapapansin mo, binaliktad lang siya na 13 over 12. 5 over 13, reciprocal po, 13 over 5. 12 over 5, reciprocal ay 5 over 12. So, ibig sabihin, ang reciprocal ng ating sine ay cosecant, ang reciprocal ng ating cosine ay secant, at ang reciprocal ng tangent ay katumbas ng cotangent. Next, let's have angle B. So, ulitin natin, ang gagamitin natin ay soka, towa, cho, sha, kau. So, kung ang gagamitin natin ay angle B, ito po ang magiging opposite niya naman sa ngayon. Ang ating adjacent ay ito po, at ang ating hypotenuse ay yung 17. So, kung hanapin natin ay sine of B, so, ang gagamitin natin, so, ang opposite ay 15 over hypotenuse na 17. Next po, cosine of B is equal to, ang ating shortcut ay ito, adjacent over hypotenuse. So, adjacent is 8 over hypotenuse is 17. Next po, tangent naman tayo. Tangent of B is equal to, so opposite over adjacent. So, opposite is 15 over adjacent is 8. Next tayo, cosecant of B is equal to, ito tayo, hypotenuse over opposite. So, hypotenuse is 17 over opposite is 15. Next, second of B, we have siya. Siya ang gagamitin natin. Hypotenuse is 17 over adjacent is 8. Lastly, we have cotangent of B. So, kau ang gagamitin natin. So, adjacent is 8 over the opposite is 15. So, to check, dapat yung 15 over 17, ito yung reciprocal niya. 8 over 17, ito yung reciprocal niya. 15 over 8, ito yung reciprocal niya. So, tama naman po yung mga nakuha natin. Project Cath.